katulad ng pag-review, pagpapawalang visa, o radikal man na pag-aamyenda ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement dahil hindi yan nakataga sa bato at laging subject sa pagsisiyasat muli at pagpapawalang visa ng Senado. Kung magawa nating bagong institusyon ang Senado sa pamamagitan ng mga bagong puwersa, ay pwede nating tuluyang ibasura ang ngayoy nakabinbin pa lamang na 19 na kasunduan ng RP-China Agricultural Agreements. Kaya na nating subukang muli ipawalang visa yung kalahating dantaon ng umiiral na Mutual Defense Treaty at sa gayon, tanggalan ng paa yung Visiting Forces Agreement. Kapag nabago natin ang Senado bilang institusyon, mas kaya nating hamunin talaga yung myth ng free trade at mas ang isulong ay yung mga prinsipyo at mekanismo ng fair trade kasama na yung social protection. Lubos ko rin pong ipinagpapasalamat ang pag-endorso ng Alab Katipunan sa pamamagitan nitong karapat-dapat sa aming presidente, si Senador Noynoy Aquino. Tunay ngang, salamat po. Tunay ngang nakataya siya na singilin at papanagutin ang pamilya at partidong Arroyo sa kanilang mga krimen sa ating mga mamamayan. Ito man ay pang-aabuso sa kapangyarihan o yung katiwalian.